usapan naman natin dahil para yung mga gustong marshal sa Cainta ay feel secure naman sila. Kumusta ang to, yung peace and order? May mga malapit kayo sa Bulbundukin din. May mga ano ba diyan, ma'am? O wala na yung mga presence ng mga alam mo na, yung mga rebelde diyan sa area niyo? Actually, wow, last assessment, zero kami dyan sa nire-refer. Crime rate. Sa crime rate, oh, crime rate. Crime rate naman, zero kami sa insurgency. Sa crime rate naman, we have isolated issues or cases, pero maganda po kasi ang pagtugon ng aming PNP, ang aming MPSO, and we have a fully functioning command center. Kaya kung ano man ang mga kalokohan dyan, eh, kaya namin makita. So, we can say na generally peaceful at si Faye, pag magpunta dyan, kahit maglakad sa gabi na naka-short-shorts, safe naman siya, ma'am? Oo naman! We have been night watch pa nga kami paggabi. O, di mo, may mga volunteer seats na namin. We have night watch, we have our MPSO. So, yeah, it's very safe. Sabi mo na lang kung maglalakad ka naka-shorts. Ayan, pero pero Mayor, paano niyo po parang nire-responde yung mga problema ko sa in terms of drugs and yun, parang paano niyo din na-achieve yung ganung drug free or crime, wala masyadong crime rate na lugar? Actually, no, we have our CADAC, you know, they meet every we meet every month about this, and then we're very very open sa mga gusto mong bagong buhay. We kami na nga nag-shoulder noon kung gusto nila magbago buhay sa kanilang rehab and all. So, marami na naman kami nagiging surrenderies sa aspetong yan. So, we've opened up. May parte doon kasi na mahirap, di ba? Mahirap to go through that and we understand yung mga challenge nyo. So, nandito po kami para sa libreng pag-rehab sa mga gusto. Meron po ba, Mayor, na para mga specific projects kayong itinatayo o pinaplano pa? Labas yung nagkinadroga. Aside from yung rehab. Ano ba yung, ano, meron ba kayong pinatubad din na parang copycat ng yung, ano ba yung tawag yun? Yung Oplantokham. Ay, hindi naman. Ang approach ko po kasi dyan is, alam niyo naman ang mga kabataan, you know, pag na bakante sila, you know, baka mapunta sila sa ibang mga hindi magagandang gawain. Yes, sure. Kaya nga, we offer, ang dami namin offers sa sports pa lang. Everything is free. We have various sports clinics. Lalo na nung summer. Tapos lang namin ang 2 badges for swimming. We have volleyball clinics, basketball clinics. Other sports are also open. Kasi kabataan, kailangan lang niya ng direksyon para mahanap niya yung sarili niya. Right. So we're making all of this for them. And then, mamili ka kung gusto mo. I-offer namin. May fix yan sa barangay. And then at the same time, we also offer mga trainings and livelihood. Para sa mga kailangan ng trabaho, ito mga training. Like we have barista training, Gupitan 101. Gusto mo matuto magkupit ng buko. Bukod po doon sa training na ibibigay namin, may iuwi ka pang training kit para makapag-practice ka sa bahay. Ayan po, nakikita nyo, welding. Yeah, we sponsor that's a 3-day workshop. Hands-on, meron din silang maiuwing gamit. Tapos pwede silang magpa-attest sa TESDA for NC2. So, yan po yung nagiging tugon natin. Parang itong mga pwede niyong piliin, puntahan para maging kapakinabang at huwag naman mapunta sa hindi maganda.